Mayroon po tayong 4 tips kung paano nga ba mag-move on. So, may bisita po tayo. Oh my God, may bisita po tayo. Ayan. So, ayan, ito po si Kanta. Isa po, say hi ka, Kanta, sa ating mga subscribers. So, Purples, welcome back po sa ating YouTube channel. So, maraming salamat po sa panonood na ating channel every day. Nagpapasalamat po tayo ngayon na nakaabot na po tayo ng 811 subscribers. Ayan. So, ngayon, magpapasalamat muna tayo sa ating mga subscribers. May mga nagpapashoutout. Konti na naman ito. Bago po kayo bigyan ulit ng bago nating topic sa araw na ito. So, ngayon, i-welcome natin si Father Ian para mag-shout out sa ating mga loyal subscribers. So, magandang umaga po sa ating lahat, mga ka-purple. So, maraming salamat, no, Joji, no, sa pag-invite sa akin para mag-shout out ng ating mga loyal subscribers sa iyong YouTube channel, no. So, ayan, isa-shout out muna natin, no, ang ating mga subscribers. So, shout out po kay John Mark Reyes, no, from Iloilo. So, isa-shout out din natin si Richie Dudigues from Patnongon. Ayan. So, shoutout din natin si Rudimar Ancero from Bugasong. Shoutout din kay John Mark Soriano from Culasi. Ayan. So, shoutout din kay Jean Atalo from San Jose. Shoutout din kay J.U. Kenneth Cano. Ayan. So, shoutout din kay Brian Pagaduan. And shoutout din kay Wilbert Guzman na suking-suki natin sa shoutout. At shoutout din kay JR Pagaduan. So, i-follow nyo siya sa kanyang YouTube channel na G Pagaduan. So, ayan. So, maraming salamat sa ating mga loyal subscribers. At maraming salamat, Georgie, sa pag-invite sa akin dito sa iyong channel para mag-shoutout sa iyong mga subscribers. So, maraming salamat po at ingat po tayo palagi. And welcome back, mga ka-purple. So, ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa kung paano nga ba mag-move on. Ayan. So, ibibigay at i-discuss ito sa inyo ni Ka Joji. Kaya tutok lang, subaybay. Dahil nandito ang tunay na balita. Ako po si Gas Gasolina. Nagbabalita. And stay tuned. Ayan, so maraming salamat mga ka-purples, no, sa patuloy na pagsubaybay sa ating YouTube channel. So, maraming salamat din kay Father Ian, no, at kay Attorney Gas, no, sa pagbisita sa ating YouTube channel. Okay, so sabi ko kanina, Attorney Gas, no, ating pag-uusapan ay napaka-trending talaga ngayon, paano nga ba mag-move on. Diba? Marami sa atin ang broken hearted dahil tayo sa quarantine na ito. Maraming naloloko, 'di ba? Maraming pinapaasa at umaasa. Isa ka rin ba sa umaasa? Ayan. So may bisita po tayo. Oh my God, may bisita po tayo. Ah, oh, ayan. So mapakilala ka sa nila. Kanta, doon ka tumingin. Ayan, ito po si Kanta. Isa po siyang aso. Mabait po ito na aso, hindi po siya nangangagat. Ayan, so say hi ka, Kanta, sa ating mga subscribers. So, ayan. Ayan. So, maraming salamat sa pagbisita. So, pwede ka na makauwi. Ayan. So, sabi mo, paano nga ba mag-move on? So, ito si Kanta. Hindi po ito nakamove on sa kanyang niligawan noon. Nagkaroon sila ng siyam na anak. Ayan. So, tumingin ka ng Kanta. Say hi to them. Ayan. Okay, thank you so much. Okay, so, ayan po, no? Medyo nabusot po yung damit natin at nadumihan, no? Sa pagbisita po ng ating mahiwagang aso na si Kanta. Yan, ang pangalan niya po kasi Kanta. Ayan. So ngayon, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-move on. Mayroon po tayong 4 tips kung paano nga ba mag-move on. Mayroon po tayong quotation na narinig minsan na wala nang babalik sa'yo dahil hindi na magiging kayo. Pero mayroon talagang tao na hindi talaga makamove on, di ba? Hindi talaga maalis sa isip ang kanilang mga minahal. Kahit wala na sila, di ba? Na mayroon silang ibang partner.
so sad. May iba silang partner. Ayan. So, isa-isahin natin ang mga tips kung paano makamove on para naman wala na kayong problema at makapag-start ng new life, 'di ba? So dapat move on tayo palagi, 'di ba? Huwag nating dibdibin ang ating mga problema. So isa-isahin na natin. Ang unang tip kung paano makamove on ay iiyak mo 'yan. Ayan. Iiyak mo 'yan, friend. Dapat 'wag mong pigilan, 'no? Lalong-lalo na, 'di ba? Iba ang lalaki sa babae kapag umiyak. 'Di ba? At kapag may problema, ang babae alam mo na may problema agad. Kasi iyak nang iyak, iyakin ng mga babae. Pero mga lalaki, hindi mo alam na may problema ito kasi tinatago nila ang kanilang feelings, ang kanilang nararamdaman. 'Di ba? Minsan ka lang makakakita ng lalaki na umiiyak. Hindi ba? Minsan lang talaga. Pero ang babae, imut ng imut yan. Ganon. Okay, so, iiyak mo yan. Kasi, kapag tinago mong nararamdaman mo, pwedeng itong magpasikip ng dibdib mo kung saan, pwede ka magkaroon ng maraming problema. Hindi ka makahinga, di ba? Pwede itong mag-lead sa stress. Di ba? Kasi maraming nasa stress ngayon sa love life. Kasi iba, naliloko lang, di ba? So, dapat, iiyak mo yan. Ilabas mo kung sabi nil, i-shout out mo yan, isigaw mo sa mundo na you are free, no, na naka-move on ka na, kasi ang bawat patak ng luha na lumalabas sa ating mga mata, may reason ito, diba? Basta may problema ka, iyak mo yan, diba? Huwag mong pigilan, push mo yan, okay? Walang masama sa pag-iyak, natural lang ito, syempre may mata tayo, sa alangan naman iiyak tayo gamit lamang ang bibig. Idilaway ang lalabas. Bilang na magkaroon ng eye bags dahil sa pag-iyak, importante na kapag palabas ka ng feelings mo. Okay? So, tandaan mo lang na ang buhay, wala talaga tayong permanente sa mundo. Diba? Lahat naman nawawala. May dumadating, may nawawala. So, go for it. Iyak mo lang yan. Okay? So, dumako tayo sa number 2 na tip natin kung paano makamove on. Ang tip number 2 natin ay pray. Hay nako. Pray. Bakit pray? Kasi pag nagpray tayo, magkakaroon tayo ng guide galing sa Lord, 'di ba? Okay? Magkakaroon ka ng mga lessons, i-advise kanya kung ano bang narapat mong gawin. Ano ba ang pwede mong gawing solusyon sa iyong problema? 'Di ba? Dahil kapag nagpray ka, ito isang pinakamalakas na weapon. 'Di ba? Dahil siya din ang nabigay sa atin ang buhay. So, huwag tayong mahiya na sabihin sa kanyang ating problema, mag-usap tungkol kung paano mag-move on at mag-start ng new life. Dahil lahat, kahit sino ka man, kaya niyang kausapin. Mayaman ka man, mahirap ka man, maganda, gwapo, lahat yan pantay-pantay sa paningin ng ating Panginoon. Kaya, humingi lang tayo ng advice, di ba? Para naman, lalong guminhawa ang ating feelings at ang ating buhay. Ayan po ang tip number 2 natin. So, ang tip number 3 natin ay, libangin mo ang sarili mo. Libangin mo. Bakit libangin mo ang sarili mo? Kasi, kung may problema ka, huwag mo i-focus doon ang iyong atensyon sa problema na yun. Maglibang ka. Halimbawa, ginagawa ng iba, nag-ML na lang. Iba, nagpo-food trip na lang. May mga kilala nga akong dyan na kapag may problema, ginagawa, umiinom ng 1 litro ng Coke. Diba? May dyan din na sumisigaw. Inilibang siya, ganun, basta sumisigaw siya. Ayan. So, pwede rin maglaro ng mga mobile games sa ating cellphone. Diba? Mga worms, yung mga volleyball, di ba? Mga chess. Para naman may iba tayong gawin. Pwede kaya pagluluto. Libangin mo sarili mo sa pagluluto. Di ba? Pwedeng libangin mo ang sarili mo sa panunood ng TV. Okay? Ako nga, dahil kapag may problema ako, ang ginagawa ko, eh, sumasayaw ako sa TikTok. Di ba? Pwede rin natin yung gawin na libangan. Ay, hindi pala ako sumasayaw sa TikTok. Gumagawa pala ako ng mga comedy scenes. Okay? Ayan, so pwede rin ang gawin natin reason. O di kaya, pagka-garden. Katulad din ng ginagawa ko, nag-garden ako kapag
feeling ko na napaka sad ng araw ko. Naku, nagtatim ako ng mga bulaklak. Ayan. So marami pa akong natin ng bulaklak. Minsan, ang ginagawa ko rin para maglibang, naglilinis ng bahay. Isa rito sa rason na pwedeng natin gawing libangan. Diba? Another one, pwede rin tayong mamasyal sa tabing dagat. Kung may dagat kayo dyan. Diba? Libangin mo sarili mo na makita ang kagandahan ng ating nature. Diba? O kaya libangan mo na makipagbanting sa family. Sa nanay mo, sa tatay mo, or sa mga kapatid mo. Parang attention na yon, di ba? Malipat sa iba. Ganon mag-move on. Okay, gets mo ba? Ganon lang kasimple yan. Kaya huwag tayo padadala. Okay? At ang panghuli natin na tip ay stay away. Stay away. Huwag tayo magpaka-martyr kung ayaw na ng tao sa atin. Move on, friend. Maraming babae talaga sa mundo. Marami ka pang makikilala, bata ka pa, 'di ba? Pero kung senior citizen ka na, grab the opportunity. Pero kapag bata pa tayo, marami tayong opportunity in life. We can meet, 'di ba, a lot of people in our society. Okay? Okay? This is just a stepping stone or a lesson that we experience in our daily lives. And I know that we are all not perfect. We have mistakes in life. We have some problems in life. But always remember, your decision will be your key for your future. Isipin natin palagi na ating decision ay isa sa mga rason kung bakit tayo nabubuhay sa mundo. Diba? Ano nga ba ang purpose natin, 'di ba? Hindi lang naman na maghanap tayo ng love life, 'di ba? Kundi tumulong din sa ating pamilya, sa ating mga magulang, 'di ba? Ang love life dadating yan sa atin. So, maraming mga blessings na dadating sa iyo basta ikaw ay nagsusumikap at ikaw ay gumagawa ng tama. Okay? So stay away. Okay? Pag alam mo wala ka lang chance, 'wag mo nang pilitin ang sarili mo. Mag-move on ka na. Okay? Kumbaga, maghanap ka ng bago. Eh, marami din ngayon na kakabreak lang, pero after 2 days, nako, nabalitaan mo may bago na naman. Pero ikaw, hindi ka pa naka-move on. Pero hayaan mo na yan. So, advertisement lang yan. So, ito lang talaga, yan lang talaga ang dapat natin tandaan ng 4 na tips na yon. Simple, pero nakakatulong sa atin. Diba? Mahirap kasi ma-stress sa buhay ngayon. Marami dyan na mga hindi naka-move on na may mga ginawang hindi tama. Diba? Marami dyan na hindi naka-move on, nag-suicide. So, iwasan natin yan. Isa yan sa mga malaking problema ng ating society ngayon. Diba? Marami tayong narinig na mga balita noon na dahil sa pag-ibig ay kinikitil ang kanilang buhay. Kaisipin na mag-move on tayo. Huwag nating gamitin ang problema na 'yon para putulin ang ating buhay. Ay ang pag-move on, marami kang chance. Marami kang opportunity. Iwasan natin ang stress, diba? Dahil pag hindi ka nakapag-move on, pwede ito mag-lead sa stress at tumantong sa depression. Ayan. So, dapat positive lang tayo palagi na mayroon tayong opportunity every day as you wake up in the morning. Diba? Stretch lang pag may time. Okay. So, tandaan mo ang ating 4 tips. So, iiyak mo yan. I-pray mo. Libangin mo ang sarili mo at stay away. So, ayan po mga ka-purple, sana po ay nakatulong po ako sa inyo, no, kung paano nga ba mag-move on sa life. I know, isa ka rin sa mga naging biktima, no, na hindi makapag-move on. Pero, girl, boy, marami pang opportunity in the future. Ayan lang po, so maraming salamat po sa panonood sa ating YouTube vlog ngayon. Ayan, so I hope na nagsilip akong inspirasyon
para kayo ay mabigyan ng magandang lesson at sana po ay patuloy niyo po kong suportahan sa ating YouTube channel. Goodbye po sa ating lahat. Okay, keep safe and thank you so much mga ka-purples.